ang sigaw na umalingaw-ngaw sa pagtitipong dinaluhan ng nasa 300 nating kababayan sa Hong Kong kahapon. Panauhing pandangal nila si Special Assistant to the President, Secretary Bong Go, na inihatid ang kanyang pasasalamat sa mga OFW. Kinagabihan, special mention din si Go sa talumpati naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mahigit 2,000 OFW. Ang aking paboritong senador, si Bong Go. Binalikan pa ng Pangulo ang pagharap ni Go sa Senado matapos akusahang nakialam sa Navy frigate deal. Humarap man daw sa pambabatikos, itinuring naman daw na hero si Go sa huli. Sabi ko Bong, this is gonna be your ticket to being a senator. E kung boboto pa yung taga Hong Kong, asigurado, Chinese to. Yeah. Iwas naman si Go nang tanungin kung may planong tumakbo bilang senador. Trabaho po muna ako. Ayaw ko muna pag-usapan yung politika sa kayo. Sinalubong din ang palakpakan ang iba pang ipinakilala ni Pangulong Duterte sa mga OFW tulad nina dating MMDA Chairman Francis Tolentino at PCOO Assistant Secretary Mocha Uson. Mocha pala I think is also running for senator. Ang kinakampanya ko dito si Francis Tolentino. He lost by siya, but ito ba, napakabait na tao to. Ang balita ko na gustong mag-senador, and I think he would qualify for si Montolfo. Umalmatuloy ang grupong bayan sa naging biyahe ng Pangulo sa Hong Kong. Bakit daw nagmistulang campaign sorte ito? Maaga raw ang pangangampanya, gamit pa anila ang pera ng bayan. Dito naman sa Pilipinas, nagpahayag si Senador Bamakino ng pagbuo sa isang tinaguriang genuine opposition para sa 2019. Di raw magiging tradisyonal ang kanilang slate. In the past, hindi po magkakaibigan o hindi po magkakapartido. Ngayon po na po siguro yung panahon na kailangan po talaga tayo magtulungan at magsama-sama rin. Kinumpirma naman ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na may mga pag-uusap sa pagbuo ng genuine opposition coalition. Si Alejano ang napipisil lang kanyang partido na patakbuhin sa Senado sa midterm elections. Si Jingo Estrada naman na nakalaya matapos ang 3 taong pagkakakulong sa kasong plunder at graft, pinag-iisipan din daw na bumalik sa Senado. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung saang partido siya aalyado. I still have a lot of bills that hasn't been passed into law. I still have a lot of unfinished business in the Senate. Cedric Castillo, GMA News.